What's up guys, welcome back to my channel, Lay Moto Vlog here. So ngayon po guys, i-share ko po sa inyo kung ano po ang ating kailangan gagawin sa pagkuha ng PNP HPD clearance para po sa change of ownership ng ating motorcycle. So i-share ko po sa inyo kung ano po yung ginawa ko. So ang atin pong kailangan sa pagkuha ng PNP HPD clearance ay original ORCR ng ating motorcycle. Yan. Deed of sale na naka-notary po. And then photocopies ng ID ng first owner at ID nyo po. Kailangan po itong photocopies po na to ay may tig tatlong pirma. So, ang ginawa ko po kasi pinakita ko po sa office ng PNP ORCR, original po. Tapos deed of sale na naka-notary, original din po. And then photocopies ng ID na may tig tatlong pirma. So, yun po yung pinakita ko. And then may bibigay po sa inyong form ang PNP HPD clearance. So, ito po yun. Yan. So, yan po ay dadalhin nyo sa land bank para dun po kayo magbayad ng 300 pesos. Yan. So, ipapakita nyo po ito sa land bank. Kasi po ako sa Camp Vicente Lim po ako kumuha ng PNP clearance. Yan. So, pinapunta po nila ako sa land bank sa Calamba City Hall. Sa loob po ng City Hall ako nagbayad. Yan. So, it takes po na 10 to 15 minutes na biyahe. Depende po sa bilis ng takbo nyo. Yan. So, 10 to 15 minutes po para nakarating po ako sa City Hall ng Calamba. And then, another 10 to 15 minutes pabalik. So, after nyo po mabayaran yung 300 pesos, may bibigay po sa inyong parang resibo o form ang land bank. Ayan po ay papaserox nyo ng dalawang piraso. Yan. Tapos, kapag napaserox nyo na po siya, kailangan nyo rin po maghanda ng xerox ng ORCR at xerox ng deed of sale. Yan. Tapos, ID. Yung may pirma. Tapos, after nyo po magawa yan, balik po kayo sa PNP office. Bago po kayo bumalik sa mismong office, diretso po muna kayo sa nag-i-stencil, which is nasa loob po siya ng kampo ng mga polis. So, tanong nyo lang po kung saan po yun. Ako po kasi, after ko po magbayad, dumiretso po ako sa stencil. Doon po, nagbigay po ako ng 300 pesos, another 300 pesos. So, 600 pesos po yung binayaran ko. After nyo po may stencil, balik po kayo sa office. Yan. So after nyo pong mapicturan, sabi po kasi nung pinicturan ako, sabi po sa akin balik daw po ako kinabukasan. So kinabukasan po makukuha yung PNP clearance. Yan, so napicture na po ako doon. Sabi po sa akin, balik daw po ako kinabukasan. Tapos, ito pong PNP clearance daw po ay 7 days lamang po yung validity. Yan, so update ko po kayo kung kapag nakuha ko na yung PNP clearance. So, yun. Okay, sige, update ko kayo. So yun po guys, nakuha ko na po yung PNP HPD clearance ko. So pinabalik po ako bago po akong pumunta ron, and okay na po siya. At okay po, nakuha ko na po yung PNP. Ito po yun, picture po nito.
Yan po. Yan po yung ipakita po natin sa kasama ng ating dokumento para sa ating change of ownership. Tapos 7 days lang po yung validity po niyan. Kailangan po makapunta na po kayo sa LTO para maayos po ang inyong papel. Ang ginawa ko po kasi pinagsabay ko po yung change of ownership saka po yung registro para isang gastos lamang po. Yun. So yun na po. Okay po. Maraming salamat guys. Salamat.